Pasensya na, kaibigan. Pero hindi ngayon ang araw na yon. Dahil sa mismong lupang kinakatayuan nyo, uubusin at lilipunin namin kayo ng tuluyan. Masyado ng mahaba ang panahon na inilagay nyo dito sa mundo. Sa palagay ko, ito na ang tamang oras para ibalik kayo sa pinanggalingan nyong impyerno. Wika ni Turo habang bumubunot ng kanyang sandata. Bagaman may takot sa kanila, mas pinili nilang harapin ang mga kalaban para tuluyan ng wakasan ang matagal na hidwaan ng dalawang angkan. Paano ka nakakasiguro na matatalo mo kami? Tao ka lang, mabubulok ang katawan mo. Samantalang ako at ang buong angkan, may kakayahang mabuhay sa mahabang panahon. Wika ng aswang habang nakaturo kay Mario at sa iba pa. Alam kong may kakayahan kayong mabuhay ng mahabang panahon. Kaya nga ito na ang panahon na tatapusin namin ang inyong pamumuhay. Wika ni Mario sabay sugod sa mga nilalang. Napakabilis ng pagkilos nito na sa bawat wasiwas ni Mario ng kanyang itak ay nagagawa nilang ilagan. Pero walang kaalam-alam ang mga aswang na naghahanap lamang ng tamang pagkakataon sinaturo para isagawa ang kanilang binabalak. Ilang sandali pa ay naigapos ni Eric ang isa sa mga ito. Pinapanood siya ni Turo. Si Eric ay kampante dahil alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. At walang ano-ano, bigla na lang may isang palasong tumama sa ulo ng aswang na nakasakal kay Eric. Kaagad itong bumagsak at siniliban ni Turo ang kanyang buhok. Nang gagalaite sa sobrang ines ang iba pang kasamahan ng mga aswang, at sabay-sabay silang sumugod. Naghiwalay sina Turo para makakuha ng magandang tira si Meli na nooy nakakubli sa itaas ng puno. Gamit ang kanyang pana, isa-isa niyang pinabagsak ang mga nilalang hanggang sa dalawa na lang ang natira sa kanila. Mga walang ya kayo, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga kasamahan ko. Galit na wika ng isa sa mga aswang at kaagad na sumugod ng napakabilis papunta kay Turo. Sa sobrang bilis ng pagkilos nito, hindi man lang sila nakapaghanda. At sa kasamaang palad, nasakal nito si Turo gamit ang kanyang puhok. Hindi rin makakuha ng magandang tira si Meli dahil natatabunan ng isang puno ang kinakatayuan ng aswang at kanyang ama. Desperado na si Meli dahil alam niyang nasa panganib ang buhay ng kanyang tatay. Kaya naman nung wala na talaga siyang pagpipilian, minabuti niyang bumaba mula sa punong tinataguan at lumantad sa mga natitirang mga aswang. Bitawan niyo yung tatay ko! Wika ni Meli, sabay pakawala ng palaso na agad namang tumama sa likuran nito. Pero hindi niya nakita ang isang aswang na papunta sa kanya. Hinampas nito si Meli gamit ang napakatigas na buhok, dahilan para maputol ang panang hawak niya. Ikaw pala ang may sala kung bakit namatay ang iba ko pang kasama. Ngayon damin mo ang sakit ng paghiganti ko. Unti-unting pagkaubos ng buhay mula sa katawan mo. Wika ng aswang habang unti-unting pinapaliputan ng buhok si Meli. Hindi makakilo si Mario at Eric ng sandaling yun dahil alam nila na sa isang maling galaw lang, maaring mamatay ang kasamahan nila. Ilang sandali pa, nakakita ng pagkakataon si Eric. Dinampot niya ang isang nagliliyab na palaso at inihagis ito sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nasalo naman ito ni Turo at kaagad na dinikit sa ulo ng aswang na nakasakal sa kanya. Nagliyab ang ulo nito at tuluyang nasunog. Iisa na lang ang natira, ang pinakapinuno ng kanilang lahi. Napapaligiran na ito nila Mario. Ang buong akala nila ay matatapos na ang labanan at mananalo sila. Ngunit hindi nila inaakala na makakatakas ang mismong nilalang. Nilisan nito ang katawan ng taong kanyang sinasapian. At ang tanging nakita na lang nila ay isang lumilipad na buhok.
Sinubukan pa itong sundan nila Mario, ngunit napakadilim ng buong paligid at hindi nila ito magawang mahanap pa. Halina kayo, siguradong hindi na natin sila maaabutan. Wika ni Mario at kaagad naman silang sumunod. Pagdating nila sa loob ng tahanan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Mario. Kaagad niyang nilunasan ang leeg ni Eric, Melly at Turo. Dahil alam niyang may taglay na kamandag ang bawat hibla ng buhok ng nilalang na nakalaban nila. Mario, sa tingin mo, kailan babalik ang mga nilalang na yon? Tanong ni Turo sa kanyang kapatid. Ngunit kahit si Mario ay hindi din sigurado. Sa totoo lang, Manong, hindi ko alam kung ano ang susunod nating gagawin. Alam na ng mga kalaban ang kinaroroon na natin. At alam kong hindi kayo papayag na umalis dito sa lugar. Tugon ni Mario. Nakikinig lang ang magkapatid na si Eric at Melly sa kanilang usapan. Hanggang sa pumasok sa isipan ni Eric ang huling mga sinabi ng mga disipulo ni Tandang Sebyo. Ang dalawang katutubo na si Sinag at Bagwis. Melly, naaalala mo pa yung mga kaibigan natin nung maliit pa tayo? Si Sinag saka si Bagwis? May nabanggit sila sa akin noon eh. Nung binigay nila yung tungkod sa kakampilan? Wika ni Eric sa kanyang kapatid. Nanlaki naman ang mga mata ni Melly dahil meron din siyang naalala. Oo nga kuya, may sinabi din sa akin noon si Bagwis eh, noong ibinigay niya sa akin yung tungkod. Teka, nasaan na nga pala yun? Wika ni Melly at dali-daling tumayo para kunin ang tungkod. Pagbalik niya ay hawak na din ni Eric ang kampilan. Hinugot niya ito sa sisidlan at nagsalita. Eto Melly, tignan mo, may mga nakasulat dito eh. Diba tinuruan tayo ni tatay na bumasa ng baybayin? Naaalala mo pa ba yung mga yon? Tanong ni Eric sa kanyang kapatid. Oo naman kuya, ang sabi sa akin ni Sinag, basahin natin ang magkakaduktong ang mga katagang nakasulat sa talim ng kampilan at sa tungkod, sa oras na mangailangan tayo ng saklolo. Tugon ni Melly. At nang babasahin sana nila ito ay bigla silang pinuna ni Mario. Sigurado ba kayong alam nyo yung mga nakasulat dyan? Sigurado ba kayo nakakampi ang matatawag nyo? Baka isa na namang problema yan. Wika ni Mario habang papalapit sa dalawang binata. Eh hindi naman po natin malalaman hanggat hindi po natin sinusubukan, Tio Mario. Sa ngayon, nasa desperadong sitwasyon tayo at kailangan natin ng tulong. Kaya gusto ko po sanang subukan. Tugon ni Eric. Kinuha ni Mario ang kampilan at tungkod. Sinubukan niyang basahin ang mga nakasulat na baybayin sa dalawang kagamitan. At dito niya napagtanto na isang ritual ito na pangtawag ng gabay. Teka, sadali lang. Sa tinagal-tagal nating hawak ang bagay na to, ngayon ko lang napansin yung mga nakasulat. Sige na, magmadali ka Eric at Melly. Magpaningas kayo ng apoy sa labas ng bahay. Magdala din kayo ng mga mabangong dahon ng laurel at insenso. Wika ni Mario at nagmadali itong lumabas ng tahanan. Hindi na nagtanong ang dalawang binata kung para saan ang mga pinapakuha ng tsuhin nila. Pagdating nila sa labas, bit-bit ang mga pinakuha ni Mario. Nakita nila itong pababa sa isang puno ng nyug. Meron siyang daladalang isang dahog ng buko. Nasa 10 hanggang 15 piraso ang bilang. Maya-maya pa ay dumating na rin si Turo. Meron siyang dalang isang buhay na manok. Nagtataka ang dalawang binata kung para saan ang mga yon, pero hindi sila nagsalita pa. Pinanood na lang nila ang ginagawa ng tsuhin at ama. Isa-isang sinindihan ni Mario ang mga insenso at naglagay din siya ng baga sa isang baon ng nyug. Inilagay niya din ang mga dahon ng laurel at ilang mababangong tangkay ng puno ng agar. Humalimuyak sa buong paligid ang mabangong amoy nito. Ilang sandali pa ang lumipas. Binuksan ni Turo ang mga buko at pinaikot sa paligid ng siga. At matapos niya yung gawin,
Kinatay niya ang manok at ipinatak ang dugo sa apoy. Nang wala ng buhay ang manok, inilapag niya ito sa harapan ni Eric at nagsalita. Handa na ba kayong dalawa sa pagtawag na gagawin natin? Tanong ni Turo sa dalawang binatang naguguluhan. Teka lang, Tay. Kami ang tatawag. Paano naman po namin gagawin yun? Tanong ni Eric. Napailing na lang si Turo sa tanong ng anak. Ay nako, hindi ba't ibinili ng mga kaibigan nyo na basahin ng magkakaduktong ang bawat katagang nakasulat sa mga bagay na hawak nyo? Ano pang hinihintay nyo? Tumayo na kayo sa tapat ng apoy at simulan ng basahin ng mga kataga. Wika ni Turo, at kahit nagdadalawang isip ang dalawa, sinunod ng mga ito ang sinabi ng kanilang ama. Tumayo silang dalawa sa magkabilang parte ng siga at nagsimulang basahin ang mga nakasulat sa mga bagay na hawak nila. Pasensya na mga kaninuno, hindi ko nalang babanggitin ang orasyon dahil masyadong mapanganib kapag narinig ng mga mabababa ang depensa. Balik tayo sa kwento. Tumagal ng ilang oras ang ginagawa nilang ritual ng pagtawag hanggang sa inabot na sila ng pagputok ng liwanag. Ngunit sa kasamaang palad, walang dumating na gabay. Ang buong akala nila, bigo ang ginawa nilang ritual. Halos mawalan sila ng pag-asa ng sandaling yun. Lumipas pa ang mga panahon. Muling nagbalik ang pinakapinuno ng mga manabon. Isang umaga habang namimili sina Eric ng kanilang mga pangangailangan, nakaramdam ng kakaibang lamig si Melly. Tirik ang araw ng mga oras na yun at pinagpapawisan na din si Eric. Ngunit ramdam ni Melly na tila may isang bloke ng yelo na nasa tabi niya. Hindi niya lang masyadong pinansin. Inisip na lamang niya na baka dahil ito sa gutom dahil hindi pa sila nakakapag-agahan bago umalis ng tahanan. At habang nasa daanan pa uwi, muli siyang nakaramdam ng kakaiba. Sa pagkakataong ito ay parang may mga matang nakatitig sa kanila. Napahinto si Melly at ganun din si Eric. Ramdam nila ang negatibong presensya sa paligid. Mag-iingat ka, kuya. Nasa paligid lang sila. Talagang hindi nagsayang ng panahon ng impaktong yun, ha? Wika ni Melly at hindi naman umimik si Eric. At nang tuming ito sa tinitignan ni Eric, nakita niya ang isang babae na may mahabang buhok. Maputla ang balat at nanlilisik ang mga mata. Saka pa lamang napagtanto ni Melly na nasa harapan na nila ang iniintay nilang kalaban. Medyo nakaramdam ng pag-aalinlangan ang magkapatid dahil wala silang dala na kahit anong sandata. Melly, mukhang ito na yung huling oras natin. Handa ka na ba? Wika ni Eric sa kanyang kapatid. Ngumiti naman si Melly at kaagad na nagsalita. Hindi ngayon ang araw ng katapusan natin, kuya. Tignan mo doon sa bandang kaliwa ng bata. Nakikilala mo ba yung lalaking nakatalukbong na yon? Wika ni Melly, sabay turo sa isang lalaking nakatalukbong. Inalis nito ang kanyang takip sa muka at gumiti sa dalawang pinata. Walang iba kung hindi si Sinag. Medyo tumanda na ito ng bahagya dahil na din sa haba ng panahong hindi sila nagkita. Nilingon ng batang aswang si Sinag. Umangil ito ng malakas sabay takbo papaalis doon sa lugar. Naglakad naman papunta sa kanila ang katutubo at binati silang dalawa. Matagal na panahon na din ang nakalipas, kaibigan. Kamusta na kayo? Ang laki na ng pinagbago nyo. Noong huling kita ko sa inyo, mga uhugin pa kayo. Wika nito habang tinatapik ang ulo ni Melly. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawang binata. Kaagad nilang inaya si Sinag na umuwi sa kanilang tahanan at pagdating nila doon sa lugar. Nagulat si Mario at Turo nang makita nila nakasama ng mga binata si Sinag.
Sa paglipas ng panahon ay naging moderno ang kapaligiran, pero pinili pa din ni Sinag na manatili sa katutubong kaugalian. Maging ang kanyang kasuotan ay hindi nagbago. Teka! Sinag, ikaw ba yan? Anak ng modernong panahon, nakabahag ka pa din ah! Matawa-tawang wika ni Turo. Napangiti na lang si Sinag at napakamot sa kanyang ulo. Manong Turo, ikinagagalak ko po kayong muling makita. Ganon din sa'yo, Manong Mario. Pagbati ni Sinag, lubos ang pagpapasalamat nila Eric sa bigla ang pagdating ng kaibigan. Ngunit ang ipinagtataka nila kung paano ito nakarating doon sa lugar. Teka Sinag, bakit ka pala nagpunta dito? May kailangan ka ba sa amin o may pinag-utos ba si Tandang Sebio? Tanong ni Eric. Napalingon naman sa kanya si Sinag at nagsalita. Teka, sandali lamang. Hindi ba't kayo ang tumawag sa akin? Bakit ako ang tinatanong nyo? Wika ni Sinag. Nagkangitian naman ang dalawang magkapatid. Natuwa sila dahil gumana pala ang ginawa nilang ritual. Teka, nga pala bakit mag-isa ka lang Sinag? Nasaan yung kasama mong babae, si Bagwis? Tanong ni Turo at ayon kay Sinag. Siya lang ang pinapunta ng matandang ermitanyo dahil isang simpleng kalaban lang ang kakaharapin nila. Teka simple, halos mamatay nga kami para mabawasan yung bilang nila tapos sasabihin mong simple lang yung kalaban. Wika ni Mario at napakamot na lang sa ulo si Sinag. Hindi na siya nagsalita pa, hanggang sa inaya sila ni Melly na magtanghalian. Lumipas ang buong maghapon, nagkamustahan at nagkwentuhan ang mga magkakaibigan. Pagsapit ng dilim, gumawa sila ng siga sa paligid ng tahanan. At sa pangunguna ni Sinag, matyaga silang nagbantay sa buong paligid. Ayon kay Sinag, ang mga manabon ay takot sa liwanag ng apoy tuwing gabi. Kaya kadalasan silang sumasalakay sa dapit hapon o hindi kaya hating gabi kung saan tulog na ang mga tao at patay na ang mga sulo at gasera. Malaki ang pasasalamat ko Sinag kasi dumating ka. Akala namin mamamatay na kami ni Melly kanina. Wika ni Eric habang nagbabantay kasama si Sinag at Melly. Napangiti naman si Sinag at nagsalita. Hindi ba't ipinangako ko naman sa inyo mga kaibigan na darating ako sa oras na kailangan ninyo ako? Kaya nandito ako upang tulungan kayo. Wika ni Sinag. Inakala nila Eric na pangkaraniwang katutubo lang si Sinag. Ngunit ang hindi nila alam, kapareho ang lakas nito sa isang ermitanyo. Nalaman nila ang tungkol sa bagay na to nang magtanong si Melly kung ilang taon na si Sinag. Sinag, wag mo naman sanang mamasamain ah. Ilang taon ka na pala? Kasi simula nang makita kita nung bata kami, parang walang pinagbago yung itsura mo eh. Maliban na lang sa mas tumangkad ka ng kaunti. Wika ni Melly at walang pagdadalawang isip na tumugon si Sinag. Sa kasalukuyan, kaibigan, ako ay nasa 45 taong gulang na. Pero hindi makikita sa akin ang katandaan dahil kagaya ni Apo Sebio, isa din akong nagsasanay na ermitanyo at narating ko na ang antas kung saan nagagawa kong gamitin ang kalikasan bilang pinagkukunan ko ng aking lakas. At dahil doon, nananatili ang aking kabataan. Pagpapaliwanag ni Sinag, napanganga naman ang dalawang binata. Dahil hindi sila makapaniwala na 45 taong gulang na si Sinag. Pero kung titignan, parang nasa 30 taong gulang pa lamang ito. Habang nag-uusap sila ay biglang lumabas si Mario at meron siyang hawak na gulok. Inikot niya ang tingin sa paligid at maya-maya pa ay sumunod na din si Turo. Nandito na sila. At batay sa pwersang nararamdaman ko ay napakarami nila, kaya maghanda kayo. Wika ni Turo. Kaagad namang tumayo si Sinag at lumapit kay Turo. Hiniling nito na ipairam sa kanya ang kampilang ipinaiwan sa mga bata,
kaagad naman itong ibinigay ni Turo sa katutubo. Nagulat sila nang hawakan ito ni Sinag. Biglang bumigat ang presensya nito at nagkaroon ng kulay berdeng aura na lumalabas sa kanyang katawan. Manatili lang kayo sa aking likuran at huwag kayong kikilos hanggat hindi ko sinasabi. Ipapakita ko sa inyo ang sinasabi kong simpleng pagpatay sa mga manabon. Wika ni Sinag at kaagad na naglakad papunta sa madilim na bahagi ng bakuran at sa hindi maipaliwanag na daylan. Unti-unting lumilinaw ang paningin ni Eric. Nakikita niya ang bawat pagkilos ng mga manabon. Pinapaikutan ng mga ito si Sinag habang nakatayo si Sinag at nakatusok ang kampilan sa lupa. Sa pagkakatansya ni Eric, nasa pito o walo ang nilalang na nakapaikot sa katutubo. At yung batang babae na nakita nila nung umaga, nakatayo lang siya sa sulok at paulit-ulit na tumatawa. Inuutusan kita, manabon. Lisanin mo ang lugar na ito at huwag ka nang babalik. Kung ayaw mong tuluyan kong ubusin ang lahi niyo. Wika ni Sinag habang hinuhugot ang kampilang nakatusok sa lupa. Tumugon naman ang batang babae sa kanya. Sa palagay mo, matatakot ako sa hawak mong kampilan at sa kasuotan mo. Pasensya ka na, pero hindi mo ko malilinlang. Kahit magbalat kayo-kayo bilang lumad, hindi ako maniniwala. Dahil matagal na panahon na ang lumipas nang ubusin namin ang tribo nyo. Wika ng batang babae at pagkatapos niyang magsalita, naramdaman nila ang napakalakas na enerhiya ang kumawala mula kay Sinag. Kitang-kita ni Eric nang iwinasiwas nito ang hawak niyang kampilan. Dalawang manabon agad ang namatay. Hinawakan niya ang mga ulo nito at inihagis sa ginawa nilang siga. Natigilan ang mga manabon at muling napatingin kay Sinag. Inuulit ko, manabon. Aalis kayo ng tuluyan o uubusin ko ang lahi niyo. At siya nga pala, hindi ako nagbabalat kayo. Isa kong totoong lumad. Isa ko sa mga iniligtas ni Apo Sebio noong sinalakay niyo ang aming baryo. Kaya kung tutuusin, may karapatan akong magigante sa inyo. Pero dahil may sinumpaan akong tungkulin sa kalikasan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Woo! Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kaninuno. Nga pala, heads up lang, baka last episode na ng Barang Kontra Aswang sa susunod nating upload. Ay, may tumatahol na aso. Pasensya na kung meron kayong marinig na tahol kasi ang dami naming aso sa bahay. Well, anyways, maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating kwento. Kita-kits, mamayang gabi sa upload natin ng Bituka ng Manok. Paalam.